Emergency power at martial law. Magkaiba nga ba? May pagkakahawig ang emergency power at martial law, pero magkaiba ito na dinideklara lamang depende sa sitwasyon. Kung ano-ano nga ba ang kailangan para mabigyan ng emergency powers ang presidente, alamin natin sa Legal Minds Report ni Mavela Rive. Magkaiba ang martial law sa emergency power na ipinagkakaloob sa pangulo ng isang bansa. Ito ang binigyang diin ni Attorney Mark Tolentino, trial lawyer, dahil ayon umano sa batas, ibinibigay sa pangulo ang emergency power kung may gera at kung nalagay sa panganib o kagipitan ang bansa. Kabilang umano sa mga problema ng bansa na pwedeng gamitan ng emergency power ang traffic, climate change, poverty, at drugs. Itong emergency power naman, iba to. Mm-hmm. We are talking here of an economic, minsan war. May connection mm-hmm. to eh. Kasi sabi ng batas, in case of war and other national emergency. Mm-hmm. But ang power ng ating presidente, hindi niya may exercise without the authority coming from Congress. Mm-hmm. Sabi ng batas ha, very specific yung provision ng ating saligang batas. Ano sinasabi? In case of war, so may gulo, may war, or other national emergency. Other, may word other. So, any national emergency. Pwedeng ang traffic, mainit, climate change. So, that's an emergency. Mm-hmm. Kasi, ang word na ginamit ng batas is hindi lang war. Other, so, sabihin, marami yan. Marami yan. Mm-hmm. Other national emergencies. Mm-hmm. So, pwedeng climate change, pwedeng traffic, pwedeng poverty, mm-hmm. pwedeng itong drugs. Mm-hmm. That's national emergency. Parang ganun. I-like po ang page ng DZRH News Television para updated at i-share ang trending news na balitang ito para mas marami ang makabalita. At mag-comment para alam namin ang opinion mo.